supported by evidence. Lalo sa mga accountants, hindi niyo po mabubol ang mga accountants. Kasi na-train na kami nung nasa school pa lang kami na talagang lahat na sasabihin ng kausap na may support ng third-party evidence. So, nung pinakita niya yung comparative guide to nutritional supplements, I was amazed kasi first time ko maka-experience na napresentan, kasi nga 5 times na ako napresentan, di ba? First time ko ma-presentan na mayroong backup ng third party. So, sabi ko, ah, may potential yung product. Eh, hindi ako nagbabitamins. I was 23 that time nung na-present sa akin yung USANA. Alam niyo naman ang mga 20s, health conscious ba mga 20s? Normally, hindi health conscious yan, di ba? Puyat pa more ang mga 20s. Feeling nila, ang mga 20s, feeling ano yan, immortal, ganyan. Yung kahit mapuyat ka ng sunod-sunod, wala akong pakialam, ganyan. So, parang feeling ko, hindi ko kailangan ng vitamins. Kaya lang, when I saw the book, nakita ko yung pinapatay ko sa parents ko. Alam nyo kung ano yun? Centrum. Ang Centrum that time, ang grade ng Centrum was 0 nung na-present sa akin. Okay? Sabi ko, grabe, design yung pera ko. Centrum 0 grade. Kala ko ba complete yan? Ganyan. E di mag-change brand na lang ako. So sabi ko, nung nakita ko na yung sana yung number 1 dun sa may libro na yun, sabi ko, no doubt, magandang negosyo. At pag magandang produkto mo, maganda ang negosyo mo. Tama? So pagkatapos nun, pinakita niya yung compensation plan. Honestly, wala talaga akong naintindihan. Ah, alam niyo yung parang nagmumurmur lang yung kausap mo, pero wala ka naman talaga naintindihan, ganyan. Ang tumatak lang sa akin that time, $1,000 per week na hindi ako naniniwala. Kasi, feeling ko, joke time yung kumikita ng $1,000 per week kasi in peso, that's 4,000, ay in peso, that's 200,000 per month. Sino kumikita ng 200,000 per month dito? Hello, yung partner nga namin, 200,000 yun per month eh. So, ibig sabihin, pinaglulo ko ba ako nito? Kaya lang, ang na-realize ko, alam nyo kung ano, after ng presentation, sabi ko sa kanya, so ikaw, magkano ka ni... In that time, he's a goal director, he's earning more than 200,000. I was so inspired, lalo na nung nagpakita siya ng background niya kung paano siya lumaki, ganyan. Sabi ko, ako yan, nung paano siya lumaki. So alam mo yon, kung nagawa niya, kaya ko din. Diba? Kung nagawa ng dating roomboy, tapos sabi ko sa kanya, anong work mo bago ka mag-roomboy? Tapos sabi niya, nakrupo ako ng KFC, ganyan. Tapos sabi ko, talaga? Tapos nagkakalabitan kami ng friend ko. Sabi ko, grabe, tignan mo tong taong to. Nag-ano lang, nagsasalita lang, ay 200,000 kinikita, ay kaya rin natin magsalita, ganyan. So parang, at the end of the day, makikita mo talaga, at ang pinaka-importante pa rin, yung resulta ng ginagawa mo. Correct? Yung pride ko is, kung ano yung pinag-aralan ko nung college ako, ano yung work experience ko. Kaya lang, ang pinaka-focus, ang pinaka-nakita ko pa din na difference, ano yung resulta na pinoproduce. I'm not against corporate. In fact, kinarir ng todo. Kaya lang, alam mo yon, yung feeling mo na kinakarir mo, binubuhos mo yung buhay mo, talagang dugot pawis, talagang hindi ka na umuwi sa pamilya mo para lang ipaglaban yung trabaho. Pero at the end of the day, results speaks. Correct? So nung time na yon, nakita ko yung 200,000 per month niya, sabi ko sa my friend ko, yun ang deserve natin income. Imagine mo, 1 hour lang tayo kinausap. Kaya-kaya natin sabihin yung mga sinabi niya, ganyan, di ba? Ibig sabihin, kung aralin lang natin yan, hindi magiging ganyan din income natin. Ganyan, di ba? So parang, looking forward ako talaga. Kaya lang, meron akong problem that time. Ang problem ko, wala akong pera. So actually, wala talaga akong perang pang start. Wala. Yung dalawang credit card ko, max out. Okay? Tapos, okay. Anong ibig sabihin? Nung time na yon, dun ko na-realize, ang tindi naman ng work experience ko, feeling ko naman magaling ako, pero butas ang bulsa ko. There's something wrong. Okay? Tapos sabi ko rin sa my friend ko, yung katabi ko, may pera ka? Sabi niya, wala eh. Sabi ko, pero may credit card ka. Sabi niya, max out yung dalawa. Sabi ko, grabe, parehong-pareho tayo. Imagine mo kung di tayo mag-start dito. Malamang after six years, apat na mak... Parang kumbaga, I was convincing myself that time, wala akong pera, wala, baon ako sa utang, pero what if kitain ko yung kinikita niya? Right? Kasi at the end of the day, alam ko yung pwede mangyari sa akin 3 years from now dahil 3 years na nga yung work experience.
din kung ano yung mangyayari sa'yo after 5 years, after 10 years sa work. Especially kung galing ka na dun sa mga work experience na yon. Kung nag-work ka for 5 years, wala pa rin nangyayari, alam mo na mangyayari in the next 5 years kung yun pa rin yung focus mo, tama? So, hindi ko sinabing mag-resign ka. Kasi, talagay talaga yung effort mo ng todo. Kasi kung nag-e-effort ka ng todo sa may work mo, na alam mo ganyan lang yung pinuproduce na results, much as, might as well, you put your effort dun sa alam mong do-double, triple, times 10 ng effort mo talaga. Correct? So, anong ginawa ko? Di nag-join ako, nangutang ako sa office namin kasi parang sabi ko, malay mo, may mangyari sa akin dito. Sa kanya ko, meron, di sa akin pa. Ganyan, napasa nga natin ang board exam eh. Di ba? So, nag-try ako. And right now, si Mentor Nat, he's a 4-star diamond director, $3 million club member. And what's amazing is, last time yung nag-train siya sa amin, nagpakita siya ng income. Hindi bumababa yung income niya ng 1.5 million pesos per month. Okay? Imagine mo, when the time I met him, he's making 200,000 per month. 11 years after, he's making more than... Sisimulan mo ngayon na 10 years from now will generate times 10 ng kung ano man yung kinikita mo ngayon, di ba? So, sabi nila, ano ba naman to si Michi? Perang puro pera na lang. Hello, business ang pinag-uusapan natin. Growth, sales, yun dapat yung pinag-uusapan mo kapag negosyo. Hindi pwedeng bibo kid ka lang. Hindi pwedeng ganon. Kasi yung mga negosyante, the way kung paano sila mag-isip, ang lagi nilang target, paano ako makakatulong sa ibang tao? Paano mag-grow yung business natin? Di ba? Paano ako mag-grow? So at the end of the day, if hindi mo iniisip paano yung mag-grow yung business mo, never talaga mag-grow yan. Correct? So, ito ako dati nung nagsisimula ako sa USANA, yung nasa gitna ako yan. So, yes po, mukha pa akong bata ngayon, di ba? So actually, yung first person na in-invite ko dito sa USANA, classmate ko nung college, si Ina Bermejo, yung naka-white na Adidas, sina sa right side. Okay, if some of you knows Ina Bermejo, introvert po yan, okay? Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, hello, hindi ako marunong mag-invite talaga. And I know some of you hindi marunong mag-invite. Yung parang tinuro na sa'yo, pero hindi mo may apply, okay? Sabi ko sa kanya, hello, okay, punta ka rito enterprise. So, sabi niya, meron dyan. Hey, basta pumunta ka na lang, wala na magtanong-tanong. So, naman, close naman kami nito. Tapos sabi niya, ano nga, yan, punta ka na lang. Punta siya. Ay, walang sistema before. Ang ginawa ko, pagkapunta niya, walang open mind, walang ABC, wala lahat. Okay, may health and freedom sa big room. Tapos, sabi ko sa kanya, oo, umupo ka dyan ha, pag natapos, babalikan kita ha. Okay, ganun lang sinabi ko. O, diba, ang galing ko. Tapos, after nun, sinisilip-silip ko yung big room. Ay, matatapos na. So, inaabangan ko lang siya. Tapos, sabi ko lang sa kanya, game na! Ganun lang. So, parang, ayun, ibig sabihin ng galing ako sa ganun na skill set. Kung magawala talaga ang kaalam-alam. Alam mo kung anong meron lang ako that time? Excitement, tsaka conviction. Okay? Excitement, conviction, belief. Okay? So, ibig sabihin, even though wala akong results that time, I know for sure, 5 years from now, whatever kinikita ng apply na nagpakita sa akin, mentor na, kikitain ko rin. So, sabi niya sa akin, Michi, kilala mo naman ako, alam mo naman hindi ako marunong magbenta-benta, at saka ayoko ng mga tao, allergic talaga ako dyan, ganyan. So, sabi ko, ano ka ba? Imagine mo ha, mag-join ko, hindi, lalaki ako rito. Sure yan. 5 years, bigyan mo 5 years. It's either sasabay ka sa akin ngayon na nagbibuild pa lang ako, ikaw lahat makakasalo ng binibuild kong left. Okay? Or, antayin mo magka-result ako ng 200,000 per month 5 years from now, saka ka mag-join. Okay? Pag di ka nag-join ngayon, 5 years, for sure, may kotse na ako. Tapos, kasi a big deal sa akin yung kotse, alam mo kung bakit? All my, buong buhay ko talaga, wala. Hirap mag-commute, taga Fairview pa ako, tapos Makati, ganyan, di ba? So, sabi ko sa kanya, lagi kami nakikita sa Ayala eh, pag SGV siya nag-work po nung bayan ako. So, magkikita kami sa may Jollibee, pareho kaming zombie mode, yung walang tulog, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, ano ba naman tong buhay na to, no? Imagine mo, nagkalisensya lang tayo, pero ganun pa din, parang yung feeling na wala nangyayari, ganyan. Sabi ko sa kanya,
5 years. Give me 5 years. Pag hindi ka nag-join ng USANA ngayon, pagdaan ko ng SGV, ganun ka pa rin. Wala kang tulog, puro OT ka pa rin, kakain ka ng midnight, midnight, mananaba ka pa ng todo. Tapos, bababaan kita ng ano, ng, tawag dyan, ng window. Tapos, sabihin ko sa'yo, oh, Ains, uyat ka pa rin, sabay ka na sa akin, uwi ka na. Sabi niya, sige. So, in short, at the end of the day, it's really how you see yourself 5 or 10 years from now in USANA and papaano maiko-convert yun, maipapasa yung vision na yun sa kausap mo, right? The reason why most associates right now, hindi sila makapagpa-pay in or hirap silang mag-sponsor or nakakancelan sila ng guest or hindi na nagpapakita yung prinesenta nila. Alam niyo kung bakit? Lack of conviction. At the end of the day, makikita sa'yo ng presentan mo kung ikaw ba talaga may mangyayari sa'yo rito. At sure na sure ka bang yung confidence mo 100% may mangyayari sa'yo rito. Day one ko inyo sana, I was really sure may mangyayari sa akin inyo sana. Okay. Gano'n ka sure? Sure na sure. Okay. Why? Ang standard ko, ang basis ko lagi that time, si Mentor Nat, sabi ko, kung nagawa ng Roomboy, kaya ko rin. Pag nahihirapan ako, sinasabi ko, kung nagawa ng Roomboy, kaya ko rin. Laging ganun. And you know what? Kinabukasan, nag-join si Ina. Fast forward today, she's a Ruby director. Meron siyang 2 Ruby director sa ilalim niya. Meron din siyang 5 gold director sa ilalim niya. So, imagine mo yung life namin before nung nagsimula kami, na pareho kami parang basang sisiw lang. But look at her, look at us today, di ba? May mga gangs na inyo sana, di ba? Saan? Sa pangarap, di ba? Ganun naman lahat nagsisimula, eh, correct? So, ayun lang. I'm just a normal associate before. Imagine mo, pag nagtitraining, ako yung hindi masyadong bibo na sa likod lang, ayun, yung may white, di ba? Ako yan. Na curious lang, di ba? Ano kaya nangyayari? Ano ba sinasabi nito? Ganyan, di ba? So, ma'am namin before, 2 a.m. na, nagmamam pa kami. Alam mo yung pagod na pagod ka. Pero, every time na gusto ko magreklamo that time, ba't naman sobrang late na tong USANA na to? Pero alam mo, ang lagi sa akin nare-remind, wala naman talagang naging successful na walang mga sacrifices eh. Correct? So yung mga moment na yan talaga, pinitreasure ko yan because yan yung nagbibuild ng character. Resilience, perseverance, lahat. In short, total package talaga before ka maging gold director, ruby director, and above. Kasi pag naging gold director ka and above, tapos hindi ka pagbabago sa'yo, kumita ka lang ng malaki, for sure, yayabang ka. Okay? For sure, yayabang ka. Why? Kasi feeling mo, kinaya ko lahat. Sobrang galing ko. Madali lang to. So, pagkausap mo yung downline mo, wala ka, hindi ka compassion, tapos walang, hindi mo siya ma-coach ng maayos kasi nga, wala. Parang, alam mo yun, hindi mo pinagdaanan kung ano yung pinagdaanan niya. Correct? That's why, saludo talaga ako sa lahat ng mga goal directors, mga uplines, alam niyo yun. Kasi, ang dami na nilang experiences. Baka, meron akong downline before, parang hirap na siya sa kanyang buhay. Sabi niya, baon daw siya sa utang. Tapos sabi ko, magkano ba yung pinag-uusapan natin? Sabi niya, ano po, 20,000. 20,000, okay. Ay, sarap, di ba? So parang sabi ko, gusto ko i-share ako nga, 7 digits eh. So parang, nung time na yon magbabalikan ko, di ba? Baon ako sa credit card and everything, di ba? I mean, na despite of those, kasan mo siya? And yun pa lang is very valuable in building this business kasi mas ma-redevelop ka in terms of character more than anything else, di ba? Ayan kami ni Pat before. Si Pat, yung husband ko ngayon, boyfriend-girlfriend kami for 10 years. Okay? So, alam niya talaga, since ano kami high school, so maaga kaming lumande. Tapos, alam niya talaga yung ups and downs ng buhay ko. So, high school pa lang, alam niya, napapalayas, mga ganyan. So, lagi kami napapalayas ng bahay, ganun. Kaya ang sinasabi ko lagi sa sarili ko, bibili rin kami ng house. Tapos, alam mo, simple-simple nga lang ng pangarap ko dati. Yung pangarap ko lang dati, magkaroon ako ng doorknob sa pintuan. Never ako, lumaki ako na never, graduate na ako ng college. Na never kami nagkaroon ng disusing, yung may doorknob na pinto.
Okay. Yung door namin, alam niyo yung kinakalang na piece of wood. Yung ginaganon. Tapos lock na siya. Ayun. I don't know kung alam niyo yun. Basta ganun kami. So parang, alam ni Pat lahat nung nangyari sa life ko. That's why, nung nakita ko yung Yusana, andun yung hope ko talaga na magbabago yung life namin, di ba? Tapos siya, sabi niya sa akin, basta ako ah, moral support lang ako ah, kasi alam mo naman ako, mahiyain, ganyan-ganyan. Pero alam niyo ba, hindi ako naniniwala talaga sa taong mahiyain eh. Pag gusto yung matutunan yung isang bagay, madidevelop ka. Okay. Si Pat na no choice lang, nasamahan ako sa training, 2011, nung kinasal kami. Tapos from there, dire-diretso yung training niya. Tapos parang after 3 months, sabi niya sa akin, oh, training lang ha, hindi ako mag-invite. Alam mo naman ako, mahihain ako, ganyan. Tapos after 6 months, nag-invite na siya. So, ibig sabihin talaga, marunong na siya. So, ibig sabihin talaga, basta gugustuhin mo talagang aralin yung isang bagay, magpo-produce ka ng skill set dyan, di ba? So, in short, yung mga tao na nagsasabi lagi na hindi ko kasi alam yan, tsaka hindi ko forte, yung invite mahirap talaga yan. Pag lagi mo yung sinasabi, hindi nag-iisip yung brain mo paano mo siya matutunan. Wala na, end of story na agad. Parang hindi ko alam yan eh. Hindi ko talaga forte yung invite-invite na yan. End of story. Pero hanggat ikaw yung nagsasabi sa sarili mo na, kaya ko yan, paano ba to, di ba? Ang gagawin mo, mag-YouTube ka, paano ba yung tamang sinasabi, etc. Di ba? So, kumbaga, nag-iisip yung brain mo paano mo makukuha yung mga tamang skills in network marketing. Tama? So, yun. How to become successful in network marketing? Of course, sabi rito, poorest people on earth are those who don't have money but those who forget to dream. Marami sa atin, kinalyo na ng panahon. Okay, what do I mean by that? Dahil nasanay ka na, na yan lang naman talaga yung nakahain sa'yo, nakakalimutan mo na pwede palang may mangyari pa sa'yo maganda, basta mangarap ka lang. Correct? So, even though hindi pa nangyayari sa'yo yung mga results ng mga ibang uplines, mentors dito, at the end of the day, kapag buhay ang pangarap sa puso mo, dumarating talaga yung tamang opportunity sa'yo. That's why, congratulations, nasa'yo sana ka ngayon. At patuloy ka na nangangarap. Tama? So, ito yung number one at gasgas na word talaga. But sa totoo lang, alam mo kung ito yung mawawala sa ginagawa mo ngayon sa Yusana, tapos na ang career mo. At the end of the day, if you believe, you're halfway done kung ano man yung mga pangarap na meron ka. Okay? Sabi nga nila eh, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala yung mga mentors mo sa'yo. Naniniwala lahat ng grupo na kaya mo, pero ikaw na kaisa-isahan na nga lang na papaniwalain mo na lang yung sarili mo yung may mangyayari sa'yo dito, hindi ka pa naniwala, wala talaga mangyayari sa'yo. Right? Pero, ito yan, hindi naniniwala yung, meron sigurong apply na gano'n, hindi naniniwala dun sa may, sa'yo. Okay? Hindi naniniwala yung mga ibang crosslines mo kasi parang pili lang, pag tinignan nila, easy go lucky ka lang. Mga magulang mo, hindi naniniwala sa'yo. Lahat ng tao, in short, hindi naniniwala sa'yo, pero naniniwala ka sa sarili mo na may mangyayari sa'yo. For sure, may mangyayari sa'yo. Tama? In short, napakagasgas na word na itong belief na to, pero pag in-internalize mo siya, napakalaking factor niyan na para palaguin yung negosyo mo. When was the last time na damang-dama mo na naniniwala ka sa lahat ng mga mangyayari sa'yo, yung possibility. Sometimes, meron ka lang ano eh, meron ka lang dream board, pero may duda ka kung mangyayari. Tama? So, ibig sabihin, ngayon pa lang, i-check mo. Naniniwala ako may mangyayari sa akin dito sa Yusana? O baka naman, parang kinukonvince ko lang yung sarili ko kasi sabi nila, pag training, excited lang ako, pero pagdating sa bahay, nung mangyayari ba talaga sa akin dito? Ganyan, di ba? So, both fear and faith require you to believe in something you cannot see. So you choose wisely. Tama? At the end of the day, hindi mo naman talaga nakikita yan eh. Kaya lang, dalawa na nga lang ang choice mo, yung fear pa pipiliin mo. Correct? Have faith. Because at the end of the day, yung faith naman is those things that you cannot see eh. Correct? Same with fear. Tama? So, it's your choice. Correct? So, anong nakikita niyo sa screen? Anong word? Okay. Pwede mo ba sabihin sa sarili mo? Okay. O sabi ng iba, impossible. Ay, imposible yan, di ba? Pero I'm telling you, I'm possible, di ba? Ibig sabihin, nasa perspective mo pa rin. Right? Marami nagsasabi na, yung sana na pinasok mo, imposible yan. Ano ka ba?
Pero kahit anong sabihin nila, basta hindi mo sinasapuso lahat ng mga negative na sinasabi ng ibang tao, okay, may mangyari sa'yo rito. Right? Becoming wealthy starts with a state of mind. Think of yourself as success and you will become successful. Kasi, tama yung lagi sinasabi ng mga mentors eh. Even if hindi ka pa goal director, even if hindi ka pa kumikita ng 100,000, 200,000, you walk, you talk, you act as if you are one. Okay? Because, wala ka nang kinikita, lagi ka pang consistent na zero income per week. Yung itsura mo ba, mukhang wala talagang kinikita. Eh, talagang walang mangyayari. Diba? So, when I, honestly, parang, may duda rin ako because tao ako eh, di ba? Lahat naman tayo tao eh. Nagdududa tayo kung may mangyari ba, etc. Pero kailangan mo maibalik ulit yung sarili mo dun sa may naniniwala ka na may mangyayari pa rin sa'yo rito, di ba? So, paano mo yung gagawin? Number one, you need to develop yourself. Second, spend time with people who have the same mindset of becoming successful. Of course, you expect challenges, failures, rejections, oppositions, and sacrifices. And lastly, have the initiative to learn and master the skills of network marketing. So, focus tayo rito sa develop yourself. The number one secret for me is to work on myself, so I can change other people, but I can change myself. Kung sabi nila, napuprustrate ka, yung downline mo ayaw umatin ng training. Napuprustrate ka, yung upline mo, sponsor mo ayaw umatin ng training. Bakit ka nakafocus sa kanila? Mag-focus ka na lang sa sarili mo at the end of season kung bakit ka magiging successful dito. Tama? So, number one, do you invest time in training? So, congratulations sa 133 participants na nandito because I know pwede namang hindi ka talaga mag-training ngayon pero nandito ka because you value kung ano man yung pwedeng ibalik ng training sa'yo, correct? Do you attend regular H&F to observe how it is conducted, diba? So, if you are really yung student mode ka, okay? Student mode on. Hindi ka lang basta nakikinig ng Health and Freedom mo. Paano binabagsak? Ano yung effective para sa iyo? Sinusulat mo ano yung mga script na may mga aha moment ka na pwede mong kopyahin, etc. Right? Ano pa? Do you regularly contact your upline for updates or business goals, etc., 'di ba? Remember, mga uplines, marami ang hawak, 'di ba? Pero ikaw have the initiative to contact your upline to regularly update your upline kasi malalaman ng upline eh kung talagang ito may potential to kasi ano talagang alam mo 'yon, ina-update niya ako lagi, ito yung mga activities niya and everything ganyan, 'di ba? Give the initiative to learn the basic skills. Correct? So, ang hirap kapag ikaw yung lagi na lang ang sinasabi mo, hindi ko alam yun eh. Sila lang yan eh, di ba? Masyado kang complainer, wala talaga mangyayari, correct? So, you need to have the initiative to develop yourself. Why? At the end of the day, this is still your business. Not your upline's business, not your downline's business, but your business. Tama? So, remember, Usana is a business, it's not an investment. Okay? Investment, lagyan mo lang pera mo, kikita yan positively. Halimbawa, mag-stocks ka, ganyan. Kaya lang, hindi na makikita ng malaki yung pera mo kung maliit lang yung nilagay mo sa stocks, correct? So, when you say business, dapat ang mindset mo, traditional business owner ka. Okay? Anong ibig sabihin? Ang reality sa mga traditional business owners, they normally break even in the next 5 to 10 years. Reality to, ah. Okay, kahit mag-interview kayo. And normally, ang net loss nila, ine-expect na nila yung mga 5 to 10 years. Okay, when I say traditional business owners, ito yung mga negosyante na malalaki. In short, ito yung kahit na wala silang masyadong patch na din sa negosyo na yon, dahil systems are in place, ang nangyayari, tumatakbo yung operation kahit nawala sila. In short, doon sa may ESBI, alam niyo yung ESBI na for yung quadrant, for quadrants ni Robert Kiyosaki, E stands for employed, the self-employed sa left side. Sa right side, business owner and then investor. Yung sinasabi rito na traditional business owner, yung nasa right side. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw, meron kang small business, pero pag wala ka, hindi rin siya tatakbo. Hindi yung business owner.
Ang tawag doon, self-employed pa rin. Okay. Why? Kasi kailangan pa rin ang effort mo eh para tumakbo yung operation eh. Okay? When, ang ibig sabihin niya doon ng business owner, literal na kahit wala yung owner, tumatakbo. Kasi nga may operation, kasi nga may sistema na. Okay? So, what I'm saying about this traditional business owner, ito yung mga in-audit ko kasi before, yung malalaking kumpanya talaga. Okay? So, normally, they break even in the next 5 to 10 years. Net loss nila, in-expect nila in the next 5 to 10 years. Continuous operations despite large fixed expenses such as rent, salary, utilities, etc. Diba? And yung owner, they never shut down operations until it became profitable. So, in short, anong ibig sabihin? Kung ikaw, employed ka ngayon, ang mindset mo should be, kailangan mo i-shift yung mind mo from employment mentality to traditional business owner mentality. Ano yung traditional business mo? You sana. Okay, pero ito yan. Ang good news, hindi mo na kailangan magbayad ng large fixed expenses. Renta, bayad sa tao, bayad sa utilities. Yung ganitong may pandemic, nagtuloy-tuloy pa rin yung mga amortizations ng mga big businesses, etc., di ba? Wala kang ganung sakit ng ulo. Okay? Pero dapat, the way you handle yung sana business is para kang may-ari ng traditional business. Okay? So, ito yung reality ng traditional business. Ito naman yung ina-expect ng mga nag-join ng network marketing. Dapat, first month pa lang, bumalik na yung puhunan ko. Well, totoo yan sa'yo sana. Benta mo lahat ng product. Bumalik talaga sa'yo in 1 month. Tama? Tapos, dapat may profit na ako in the second month. Tapos, dapat yumaman na ako third month. Okay? Tapos, pag hindi nangyari yun, majority ng mga tao, they blame network marketing. It doesn't work. Pangit naman yung networking na. Wala naman nangyari. So, yung kapitbahay namin, yung hindi naman nag-join, hindi naman talaga wala nangyari. Tanungin mo, may ginawa ba siya? Kasi at the end of the day, ang sabi ko nga, you sana is a business, not an investment. Meaning, may effort ka. Hindi ka lang maglalabas ng pera. Tama? So, remember, anything of value takes time to develop. Correct? So, papakita ko lang sa inyo noong 2010, this is my first year in USANA. Isa ako sa mga mababagal, sobrang bagal na associate na parang feeling ko nga baka nag-give up na din. Feeling niya parang may mangyayari pa ba rito kay Michi? Ganyan, di ba? Sobrang bagal ko talaga. Na the whole 2010, I only earned 104,000. Imagine mo, ganun kabagal. So if you're earning lang lagpas dyan the whole year, ay mas magaling ka sa akin, di ba? Na nagsisimula. Pero you know what? I never showed anyone na down ako sa income na yan. In fact, I was so excited with that income. You know why? Kasi, sabi, exponential daw yung USANA. So, ang expectations ko talaga, tatrabahuin ko lang talaga to. Basta tuloy-tuloy, alam ko, someday, magiging exponential to. The following year, nabagal pa rin, 2011, dumoble. Pero dumoble, in terms of percentage, dumoble. From 104, naging 266. Okay. Hindi ako kagaya ng mga ibang uplines niya na first year, boom! Grabe. So ako, ganyan ako kabagal. Yung parang may mangyayari po ba sa akin, kawawa naman ako, parang ganyan, di ba? But, this one, after 2011, I made sure that I will earn my first million in 2012. Okay? Nag-decide talaga ako. Alam nyo, pag totoong nag-decide ka rito sa negosyo na to, malalaman mo kung totoo yan. Kung nag-decide ka, dineclare mo, nagbago yung trabaho mo. Okay, pero kapag nag-decide ka lang, nag-declare ka na, pero hindi nagbago yung everyday na habits mo and routines mo, hindi ka nag-decide talaga. Baka nagsabi ka lang. Okay, ine-excite mo lang yung iba. Diba? To get my first million in this business. And the following year, 2012, nag-earn kami 1.3 million. Okay. Mas, ibig sabihin, hindi nakuha yung first million, tinaasan pa yung last. Ay, nakuha yung first million, mas mataas pa rin sa may last year na income, tama? So, anong ibig sabihin? Basta talaga nag-decide ka and committed ka na makukuha mo yung, dapat makuha mo yung goal mo na yan, makukuha mo siya, correct? The following year,
we double that amount. Okay, it's a big accomplishment for me because feeling ko, ano eh, pag sa work ang pinag-uusapan, hindi ganito eh. 100, 200, 1 million, 2 million, walang ganun, di ba? 2014, 5 years after doing yun sana, yan na yung start na nagpa-5, ito 5M gross, net of tax, 4.7. Okay? Nung time na yan, I promise myself, hindi na kami bababa sa 5 million every single year. And true enough, until today, hindi ka baba ng 5 million every single year. So, anong ibig sabihin? Simple lang. Kailangan mo lang malaman worth, kung worth it ba yung pinagtatrabuhan mo. Correct? So, I made this income projection in 2011. Actually, nung ginawa ko to, I was really amazed kasi parang feeling ko, ito ah, share ko lang sa inyo ah, gawin mong executive sharer lang yung sarili mo. Every week, ang inaabol mo lang talaga, $50. The whole year, maging master mo yan, that will generate you 100 plus thousand per year. Diba? And yan yung pinakamababang rank sa'yo sana. Imagine mo, may pinakamababang rank will still generate 100 more than 100,000 per year. Tama. Eh, napagod ka. The following year, 100,000 na nga. Ay, $100 na ako per week. Diba? That still generates what? More than 200,000 per year the whole year. Yan na kaya yung sweldo ng normal na tao ngayon. Correct? Okay. Napagod ka sa $100 per week. The following year, sabi mo, ita times 4 ko na to. Nagpo-$400 ka per week. That will generate more than 1 million per year. And honestly, imagine mo ah, itong mga ganitong income, hindi naman talaga yung magpapayaman sa iyo eh. If $100 a week, $400 a week, hindi naman yung makakabili ng pangarap eh. Pero, yung mga yan ang magbibigay sa iyo ng enough experience para magkaroon ka ng enough muscle para ma-work out mo yung mga next goals mo inyo sana. Tama? In short, consistency is the key. At the end of the day, kung kaya mong kunin yung $50 at pinorkout mo papuntang 100, kaya mo rin papunta ng 400 kasi nakadevelop ka na ng muscle to get that $100 a week. Are you getting my point? So 400, nag-decide ka na mag $1,000 a week. Imagine mo, perfect mo lang yan the whole year, oh, that will generate 2.7 million sa taon. $2,000 a week will generate you more than 5 million a week, a year, di ba? So, ano yung ibig ko sabihin? Ibig ko lang sabihin, kailangan mong simulan talaga sa maliit, okay? Then papalaki. Pwede rin naman biglang laki, pero kailangan mong i-sustain. At then, nakasanayan mo nang gawin. Ang importante kasi rito, hindi yung income eh. Ang importante yung habit na madedevelop mo. Tama? Imagine mo, ito yung projection ng salary. Same years, 5 years. Okay. Year one, starting salary mo, 15,000 per month. Okay. Projection, 20% increase every year. Is that realistic? Some say, hindi. Sabi ng iba, sobra naman 20% lang increase every year. Ganyan, di ba? So, magbenta ka nalang sa essentials. Isang pera, so, parang ka nagbenta ng isang pair ng essentials. Yun ang in-increase mo. Eh. Di mag, di ba? Iporta mo na isang pair ng essentials kung 500 lang pala increase. Pero, I'm not against work. Pero ang ibig ko lang sabihin, what if ganyan yung increase mo every year? At then of 5 years, meron kang salary na 33,000 per month or 300, kulang-kulang 400,000 per year. Imagine mo ha, same effort, baka nga mas marami ka pang effort dito, pero hindi same ng growth. Okay? Kung makikita nyo rito yung exponential growth in USANA, kung seseryosohin mo lang talaga yung USANA, magpuput in ka ng effort talaga kung paano mo tinatrabaho yung trabaho mo ngayon. And USANA, alam mo naman din sa sarili mo kung nagtatrabaho ka talaga sa USANA eh. Tama? Exponential yung pwedeng ibigay ng USANA. Correct? So, change starts with you, but it doesn't start until you do. Diba? Don't expect na may magbabago talaga sa may resulta mo ngayon kung ikaw mismo wala ka rin ginagawang bago at walang pagbabago sa mga habits na meron ka. Tama? So, sabi ko nga kanina, how to do it, develop yourself. Focus tayo ngayon sa spend time with people who have the same mindset of becoming successful. So, i-check mo. Normally, sa mga, check mo yung associations mo. You need to disassociate with people who are toxic in your life. Okay.
manatili sa taong ayaw sa ige, joke lang. Okay, huwag ka na humugot. May mga tao talaga toxic, lagi negative na lang. Alam mo yon, parang lahat na lang makita nila sa buhay e negative. Hanggang ikaw na hawak ka na ng kanegahan nila, di ba? So, limit your associations with negative people or people who are not helping you grow in the direction of your dreams. Okay? So, sino yan? Ako before, I remember, I have office mates. I cannot really disassociate with them kasi kasama ko sila sa trabaho. But I friends with them. Papaano? Pag lunchtime, hindi ako sabay sa pagkain ng before ko. Tapos, after ng work, diretso na ako niyo sana. Okay? Ang ginagawa ko, ina-expand ko yung associations ko with people who can help me to become a better person. Kasi, if you surround yourself with people na chismoso, with people na walang makitang tama sa ibang tao, with people na nakikita, complainer, whiner, nandja-judge, alam mo, magugulat ka, ganun ka na rin. Diba? So you need to really choose wisely when it comes to associating yourself with other people. Are those people helping you grow into the direction of your dreams or not? If not, medyo limit mo lang or i-cut mo talaga totally. Correct? So, the closer you get to excellence in life, the more friends you lose. People love you when you're average because it makes them comfortable. But when you pursue greatness, it makes people uncomfortable. So be prepared to lose some people on your journey. Diba? So I have so many friends before na ngayon, casual friends na lang, ganyan. Tinuring ko na sobrang close ko before dati sa work. Na kasi ako, grabe ako kapag ka-close ko. Talaga, ang turing ko sa tao, ka-close ko, ganyan. Nung nag-iusanan na ako, sila pa yung number one na nag-chichismi sa akin na huwag daw ako didikitan kasi yaya na yung sa usanan yan. Ano, bebentahan ka yan, ganyan. So, sila pa yung nag-down sa akin. So, pinag-uusapan nila ako dati, ang magiging anak ko daw, ang pangalan, usa na. Ganyan. So, inaasam nila ako, pinag-pan sa akin office mate ko eh. Kaya sabi ko, grabe no, wala silang magawa sa buhay nila, no? So, kala niyo ah, joke lang. But then of the day, I really brush it off kasi yung comment ng ibang tao is not my reality until yung comment nila, di ba, isa puso mo, magiging reality mo talaga, right? So, challenges, failures, rejections, oppositions, and sacrifices. When I join you sana, the number one opposition ko, pamilya ko, okay, especially mother ko, because I promised my mother na mag-a-abroad ako, babaguhin ko yung takbo ng buhay namin, iaangat ko sila sa kumunay ng kahirapan, ganyan. Tapos bilang nag-iusana na ako, hindi na ako mag-a-abroad, tapos sabi ng nanay ko sa akin, sayang ka anak, sinayang mo yung buhay mo. Tapos sabi niya sa akin, ang talino mo eh, tapos yun lang ginagawa mo. Tapos, alam mo yun, buti pa si ganito, si ganya, alam niyo naman ang nanay, ganyan. Nagko-compare yung nanay ko. So, sabi ko lang sa kanya, pag na-hurt ako, na-hurt kasi ako eh, kasi nag-start ako na mag-cut ng bigay sa mother ko. Pero nagpapaaral ako ng mga... may mangyayari sa akin dito. Okay. So, hindi sila nagtitake ng USANA products for the first 2 years of my USANA career because, alam mo yung sama ng loob niya sa akin na, yun ba naman to? Nangako-ngako ngayon, tingnan mo, yung lahat ng mga sinabi niya, wala siyang maibigay, blah, 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 ganyan, diba? So, normal. So, kung pinapatagal mo talaga yung resulta mo rito at natatagalan na rin talaga sa'yo yung mga pamilya mo, talagang marami kang maririnig sa kanila. Kaya, bilisan mo. Tama? Okay? I-expect mo na mare-reject ka. Ikaw ba, never ka nang reject? Di ba, nang reject ka rin naman? Kunwari, inoferan ka ng sampagitan, may sasakyan ka, inoferan ka ng sampagitan, bumili ka ba? O, ni-reject mo rin yung tao. O kaya, dun sa may, kunwari, McDo, ang tawag dun, may nagre-refill ng coffee, nag-offer, sir, refill pa po? Ay, hindi na. O, di ba, nang re-reject ka rin? So, ibig sabihin, normal yung rejection, huwag mo masyadong damdamin. Kasi ang mahirap dito, kapag masyado mong dinamdam, correct? So, ano pa? Challenges, sacrifices, di ba? Kung dati,
nakakanood ka pa ng teleserye o kaya dati nakakapag-Netflix, Netflix ka pa. Ngayon, wala na. Parang alam mo yun, hindi ka na makaseries, ganyan. Alam mo, dati ang pinaka hate na hate ko talaga, yung feeling na pauwi yung mga tao papunta akong Enterprise. Sabi ko nun, pinaglaloko ko ba yung sarili ko? Parang, grabe na, ano mang pinaggagawa ko sa buhay ko? Eh, 23 lang naman ako. Masyado naman ako seryoso sa buhay, ganyan. Pero you know what? Buti na lang talaga. At talagang in-embrace ko na kailangan kong mag-sacrifice that time. Because I'm looking forward na 10 years from now, hindi na ako ganun. Napapasok ng umaga, uuwi ng hapon, matutulog ng maaga, may pasok pa kinabukasan, si sweldo, 15, katapusan, paulit-ulit. Sabi ko, buti na lang talaga, yung mga moment talaga ng small sacrifices, yung mga puyat moments, late nights, alam mo yon, will really give you results, basta magtuloy-tuloy ka lang. Correct? Basta tanggapin mo na dito, mayroong proseso. Kasi kapag hindi mo tanggap na kailangan mo mag-undergo sa process, kailangan mo minsan ma-challenge, kailangan mo minsan mahirapan, ma-reject, maiayos ang the way you handle rejections and disappointments. Kailangan mo ayusin yung character mo, attitude mo in terms of that because walang taong naging successful na walang pinagdaanan. Tama? So, there are no bad or good experiences, only learning experiences. Okay? So, lahat ng mga araw, ituring mo anong matututunan ko dito. Kasi nga, walang bad day. Learning day. Learning experiences. Right? So, common denominator of successful people, they work hard. Right? Sabi nila, you need to work smart. Successful people work hard. Ang ibig sabihin ng work smart, you are working hard for an opportunity that will generate you in the future leverage income or passive income. Yun ang working smart. Kasi, work hard eh. Pero maling opportunity. Tama? Imagine mo, when you retire, at maling opportunity, you really work so hard for that yung 40 years na yun. But when you retire, nga, kasi nga active income. Working smart is thinking about your retirement. Ibig sabihin, yung ina-work ko ba ngayon will really generate me passive income or leverage income when I retire? Tama? Pakita ko lang sa inyo some of the pictures na mga memorable sa akin. Hindi lahat ng mga photos na to, ano, kompleto. Pero yung mga memorable lang. This one is, naalala niyo yung mother ko kanina na mega? Okay. Noong 2013. Okay. 2013, dinala namin sila sa... Actually, the reason kung bakit very memorable sa akin ang Discovery Shores, kasi ako yung auditor niyan way back 2007. Okay? Nung ina-audit ko yan, ang salary ko lang that time, 14,000 per month. Okay? Tapos, nung chine-check ko na siya, sabi ko, ay, mahal naman dito. Alam niyo yung pinakamaliit na room sa Discovery? Will cost you around 20,000 per night. So sabi ko, mahal naman dito. Siguro walang i-check-in dito kasi dito mahal, ganyan. Surprisingly, nung ina-audit ko, 100% yung occupancy rate. Ibig sabihin, laging fully booked. Minsan lang nagiging 80% ang occupancy rate niya kapag lean season. But all the rest of the year, all year round, 100%, fully booked lagi. Anong ibig sabihin? There are so many people pa rin who can afford that kind of lifestyle. Tapos meron at ako ay napapabilang sa hindi. Okay? That was 2007. I promise myself, babalik ako dito sa Discovery Shores. Pero pagbalik ko rito, hindi na ako auditor, hindi rin ako nag-work dito. Guest na nila ako. And so, that happened. I don't know kung paano siya mangyayari. Basta sinabi ko lang yun noong 2007. Ang first Discovery namin, 2013, kami lang mag-asawa tsaka anak namin. The following year, dinala namin yung buong family namin. Side ng husband ko, buong family, pati yung nipat, lahat, girlfriend, lahat. Okay. All expenses paid namin sila. Tapos, first time nila mag-eroplano, first time nila mag-Boracay, first time nila mag-check-in sa 5-star na resort, alam mo yon. Tapos yung mother ko na sa lower right na naka-pink. Alam mo, sabi niya, naglalakad kami, sabi niya, ganda pala nun yung sana, no? So, parang,
hindi mo kami nag-uusap about yung sana. Pero yung sana yung sinabi niyang maganda. So in short, na-realize ko, kahit na anong work position mo, kahit na anong ginagawa mo sa buhay mo, ang importante naman talaga sa magulang, hindi naman position eh, hindi rin kung gano'ng kalaking company pinagkatabuhan mo eh. Ang importante, magkano binibigay mo sa kanila. Di ba? So huwag mo lang patagalin. Correct? So nung time na yon, sobrang happy ko lang because I really want them to experience yung mga hindi nila na-experience as they grow. As they grow up, di ba? This one, share ko lang, we've been to New York twice na. We got our multiple entry visa sa US because of USANA. Wala kaming ibang sinabi sa consul kundi USANA convention. Tapos, syempre, nagtanong talaga about USANA and then, yun na yun, parang ano, your visa has been approved, wait for your visa, blah, 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 ganyan, di ba? So, we went here. Gusto ko talaga mag-New York because dito ako nagpasa na ang time na gusto ko mag-abroad. Kasi gusto ko maging New Yorker, ganyan. Kasi nga, ang pinapanood kong series that time, Gossip Girl, tapos nasa Manhattan yung setting, dito sa Times Square, ganyan. Tapos, sabi ko kay Pat, nung nandito kami, second time, meron kaming na-meet na Pinoy, na friend ng isa sa mga goal directors, tapos, kinukulit namin siya magkano yung sweldo niya, kasi ano, registered nurse siya sa Pilipinas, tapos nursing aide siya doon. Tapos, alam niyo, kakalakad namin dyan, after 1 hour, ni-reveal niya yung sweldo niya, alam niyo kung magkano. He's making $8,000 per month. Okay. Pag tayo, wow, 8,000 kinikita. Ganun na reaction. Kasi Pinas eh. Diba? Pilipino. But honestly, sabi niya, ang tax daw doon 30%. So, ibawas mo yung 30% tax sa 8,000, we'll give you net na 5,600. Did you know na ang rent dito, normal rental cost sa New York, $3,000 to $4,000 to due type na. So, sa Pilipinas ba normal yung 150 to 200,000 na rent na studio type? Walang ganun dito. 'Di ba? Meron dun ka sa ano mag-rent sa may Ayala, Alabang o kaya diyan sa may Dasmariñas Village, ganyan, 'di ba? Pero honestly, sa US normal 'yun. Okay, ang pagkain doon, cheap meal. Merong range doon kung magkano yung cheap meal sa hotel kung saan kami nag-check-in. $10 to $29 per meal per person is considered as cheap meal sa kanila. Okay, in peso, 500 pesos to 1,500 pesos per person per meal considered as cheap meal. Sa Pilipinas ba considered as cheap meal yun? Hindi, some group na yun, di ba? So, yun, pag per person, correct? So, in short, sobrang layo ng cost of living natin compared sa US. Okay. So, sa 5-6, 3,000 renta niya, magkano na lang naiwan sa kanya? 2-6 na lang. Pagkain niya isang buwan, $1,000. So, 1-6 na lang. Sa 1-6 na yon, kalahati, sa atin eh, Uber sa kanila. Pag nag-Uber ka rito, ang normal na 15 to 20 minute ride mo will cost you around $20 to $25. In short, $1,000 to $1,500 for 15 or 20 minute travel time. Sa atin ba normal yun? Hindi ah. And ganyan ba? So sa kanila normal. Tapos syempre babayad pa sila ng utilities, damit nila, other expenses. So, from $1,600, i-minus mo din yung kalahati ng binanggit ko na fare, utilities, etc. $800 na lang. Eh, magpapadala ka ba sa Pilipinas? Padala ka mga 25,000 pesos siguro. Mga that's $600. So, 800 minus 600, $200 na lang. Eh, millennial ka pa. Travel ka ng travel. Di ka mapirme. Shopping ka pa ng shopping. Wala ka ng pera. Di ba? So, anong ibig sabihin? Kumita ka ng ganun kalaki sa ibang bansa, pero ang gastos mo ganun din kalaki dahil mataas ang cost of living, wala ka pa rin ipon. At the end of the day, nagbago ka lang ng location, pero ganun pa rin yung resulta, end result. Okay. What if you're given a chance, nakitain mo yung same amount, pero nandito ka sa Pilipinas? Gagawin mo ba? Diba? Pero ito, catch. Hindi agad ngayon. Okay. Pero what if 5 years from now, kumita ka rin ng $8,000 gaya nung kinikita ng kinuwento ko sa iyo kanina. Pero ang difference niya,
yung $8,000 na kinita mo or kinikita mo rito, mababa ang cost of living ng Pinas compared doon sa US. Ibig sabihin, kumikita ka ng same income sa US, pero ang gastos mo pang third world country. Isn't it amazing? That is why, nung nakita ko yung value na gano'n ng USANA, I realized this is really worth the sacrifice. This is really worth, alam mo yon, na pagtrabahuhan, pagpaguran, pagpuyatan, etc. Right? Mamimili ka na nga lang kung ano ba yung dapat mong paghirapan at todo ng todo talaga ng effort mo, piliin mo na yung alam mong magbibigay ng mas malaking result sa'yo in the future. Ang difference pa, this one is leverage income, passive income. In the future, kahit na merong hindi kayo na-expect na may mangyari, magbakasyon ka, etc., di ba, magpahinga ka, income mo hindi nagpapahinga. Correct? So, eto naman yung nag-Maldives kami. This is our fourth wedding anniversary, I think. So, isa sa mga highlights ng mga travels namin. But we've been to so many countries. Ito lang yung mga highlights because ito yung mga really dream come true for me. Diba? So, wala lang. Ang Maldives for me before, feeling ko pang artista lang, ganyan. Pero pwede rin palang mga nag-iusana at makaka-Maldives, diba? This one is Victoria Falls, 2019. When we went to South Africa, side trip kami sa Zambia. Victoria Falls is the largest waterfall in the world. Yung haba niya, 1.2 kilometers. Kaya dalawang countries yung sakop niya. Ako yan, yung nasa picture na yan. So, meron kaming tour sa river, may land, meron ding by air. Ibig sabihin, ang winowork mo rito, winoworkout mo rito, hindi naman yung malaking income eh. Kasi money is not everything. But, magkaroon ka ng option for yourself, for your family, for other people is, alam mo yon, ano yon, ibang usapan yon, correct? So, this one is yung Cape Town, South Africa. Actually, ko alam yung Cape Town talaga. Until nung in-announce lang ng USANA. Sabi ko, saan yung Cape Town? Ah, South Africa pala. Okay, so, kaya yon, sinulit na namin, nag-ano rin kami, nag-side trip din kami, three days kami nag African Safari Tour. And ang masasabi ko lang talaga, sa buong tour ko, sa buong buhay ko, ang pinaka-highlight na tour sa akin talaga, South Africa, as in. Kasi, ito yung, kita nyo yung sasakyan, di ba, open siya. Mga wild animals talaga, like mga... tell namin, nasa gitna siya ng gubat. Kasi ano, wildlife to eh, di ba? Nasa bush siya. Tapos, 11 lang yung rooms. Tapos sa gabi, maririnig mo talaga yung hyena, maririnig mo yung iba't ibang hayop. Parang, sabi ko, grabe, no? Tapos, sa room namin, may pool kami. Di ba, ala lang akong picture. Ngayon, normally ang gising namin 5 o'clock eh, kasi call time namin dahil mag-game drive kami. Nung nagising kami mga 5:15, ganyan, mga 5:30, merong pumuntang, merong pumuntang leopard, umiinom dun sa may pool. Sorry ko, grabe, ito talaga yung wild. Alam mo yun, kitang-kita mo kasi yung mismong room namin, puro glass siya. Kitang-kita mo kung may mga animal sa labas, ganyan. So, nakaka-amaze because hindi namin for sure may experience to kung hindi kami nasa USANA ngayon, di ba? So, ayan. Ito, big deal lang to sa akin, hindi big deal sa iba. But dahil first time ng parents namin, that was 2014, first time nila lahat nagkaroon ng passport, first time nila lahat na nagkaroon ng naka-travel abroad sa labas. Tapos ang sabi ko pa, first time ko silang makitang sweet talaga, yung nasa upper right na picture. Yung ganyan, tapos ang saya-saya nila, alam mo yun. Yun yung hindi mo mababayaran ng pera eh. Tama? Kasi ano eh, sabi nila, sus, ano pera lang yan? Hindi nila lang yun eh, di ba? Kasi at the end of the day, yung experiences, kailangan pa rin nun. Right? And from there, kung saan-saan na namin sila dinadala because we really want them to experience yung mga hindi namin na-experience or hindi nila na-experience habang lumalakas sila at nagtatrabaho sila. Diba? So, this one is, ito yung huli, una at huling photo ko na
na yan, yung ganyan namin ginagawa, na kinuwanan ko. Because I promise myself na kasi sa totoo lang, you need to know yung purpose mo. Bakit ka nga ba nag-iisa sana? Bakit ba gusto mong yumaman? Eh bakit ba gusto mong lang malaki? Eh bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Actually, kuro why talaga ang question eh. Yung how it's only 20% of the business eh. But if you really know your why in this business, talagang lalago ka sa negosyo. It's growing up. Yung, alam mo yung mga batang nasa kalye na nag-aabang kung may parasyon ba rito, ganyan. O kaya, naalala ko pa dati pag-atas ng barangay namin, diba? Inaabangan ko yon. Tapos sabi ko, someday, hindi na ako mag-aabang. Ako yung magpo-provide sa kanila ng ganyan. And from there, lagi namin siyang ginagawa. At the same time, yung mga bigay-bigay and everything. Hindi lang ako nagpipicture na because sabi lang ni Lord sa akin. So, ayun. Pero, yan yung heart talaga namin because ganyan ako lumaki. Alam mo yon. Kaya naiintindihan ko ngayon yung mga taong nagsasabing walang-wala sila ganyan. Kaya, the day, huwag mo lang tanggapin na walang-wala ka. Kailangan meron ka pa rin gawin. Kasi pag tinanggap mo lang na wala ka, kawawa ka naman, hindi na mag, yun, gaya na sinabi ko kanina, hindi nagagana yung brain mo. Tama? Para gumawa ng paraan. Right? Nalala niyo yung South Africa namin, 2 weeks kami nawala. Dahil nag-side trip pa kami, 3 days kami nag, 4 days kami nag-side trip dun sa, tawag dito, South Africa, tas travel time pa. So 2 weeks kami nawala, but still, yung business still generates more than 300,000, di ba? Passive, correct? Ito, share ko lang sa inyo, last 4 weeks ECQ income, one of our sponsors, executive goal director na to si PJ na Elgas. I met him, ito yung last 4 weeks niya na income nung, during this ECQ. I met him, hindi talaga kami magkakilala. Si PA siya, nakapaskil yung poster niya sa school namin before. Tapos hinanap ko lang lahat ng names ng mga nakapaskil na post dun sa poster. Tapos pinagka-congratulate ko lang. Siya yung pinaka-responsive. Tapos nagkikwentuhan kami, kwentuhan ganyan. Turned out gusto niya magnegosyo after 8 months. Pinakita ko yung USANA. And then 3 years after doing USANA, he's making more than 200,000 per month. Okay, this week nga eh, sobrang saya niya eh. Kasi you know, nag-100,000 siya isang linggo. Tapos sabi niya, grabe na, mentor, no? So parang alam mo yung feeling dati na parang di mo alam kung aabot ka ba sa ganung income. Pero ngayon, well, na 6 digits per week talaga, parang ganyan. So ibig sabihin, nandito ka na ngayon, you have the chance to really increase yung income mo. Bakit hindi mo gawin? Kasi nagagawa naman ang iba eh, correct? So parang ganito lang yan. Bibigyan ko kayo ng idea ha. Last pandemic na grabe, that was 1918, January 1918 until December 1920. So tumagal ng ilang years? 3 years. Ang namatay, more than 50 million. Okay. In short, yung time na yon, yun na yung naging new normal nila. Okay, na may pandemic. Just like today. Today, we are 4 months pa lang sa COVID-19. Ang stats ng COVID as of April 21 to eh. 2.5 million confirmed, 171,000 deaths, di ba? It's either dalawang klase ng tao sa mundo. Yung na-stock up na, nag-aabang na lang ng news, ala, padami na padami yung mga positive, ala. Or, yung isang klase ng tao, anong pwede kong matutunan out of this situation? Right? Sabi nga, if you don't come out of this quarantine with new skills, or new side hustle, or more knowledge, you never lack time. You lack discipline. Right? So in short, how come there are leaders or associates who still earn their income, dumoble pa nga during this quarantine, how come yung iba hindi? So it's not really about the opportunity, but about the person. Tama? So imagine, how to do it, develop yourself, spend time with people, expect challenges, to focus tayo rito, have the initiative to learn and master the skills of network marketing. Ano, simple lang naman yung mga skills eh. Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, ABC. Simple lang. Huwag mo muna masyadong
i-complicate lahat ng bagay. Tanungin mo muna yung sarili mo, master ko na ba tong mga to? If hindi pa, practicing mo. Tama? Alam niyo ba ako ngayon? Lagi ako nag-volunteer mag-Health and Freedom. Kasi nagpa-practice ako na matapos ko yung open mind to closing ng 1 hour. Na mag-Health and Freedom sa team namin. Sabi nga nila, buo? Oo, buo. Hindi nila alam, pinagpa-practice ako sila. Joke lang. Pero natapos ako 1 hour and 7 minutes from open mind to closing. Nagpa-practice ako. Why? Kasi hindi ka gagaling pag lagi mo sinasabing hindi ko kasi alam yan. Hindi naman gumaling talaga ang isang tao na magaling na agad sa simula. Gagaling ka kasi sinimulan mo. Tama? So in short, lahat na naking may results na mga uplines dito, lahat ng feeling mo magagaling magsalita, magagaling mag-talk, mag-closing, follow-up, etc. Lahat yan nagsimula rin sa wala. Lahat yan nagsimula rin sa parang, sorry for the word, parang ang bubbles naman ito. Parang gano'n, di ba? Parang ano ba naman to? Ano ba yan? 3 hours mag-present? 3 hours ako mag-present dati, di ba? So, pero, gets niyo ako? Parang, lahat na nakikita niyo right now na feeling niyo magagaling, nagsimula rin yan sa parang walang kwenta pinagsasabi. Alam mo yan? So, in short, sisimulan mo lang talaga. Nakakatakot at first, pero at the end of the day, kakagawa mo, nag-prospect, nag-invite, nag-present, etc. Everyday mo ginagawa, nade-develop sa'yo yung skill na kailangan. Tama? So, success is like an iceberg. Pakikita na lang ng mga tao ngayon, especially maraming may result sa'yo sana, yung success na meron sila, lahat ng mga income na malalaki, etc. But, yung, huwag niyong tignan yung success na meron yung mga tao sa'yo sana. Ang tignan nyo, paano sila nagsimula, ano yung mga ginagawa nila nung nagsisimula sila. At kasi lahat ng mga ginawa nila until today na nag-develop nilang good habits really generated results for them. So ganun ka din. Huwag ka lang magsabi na buti pa siya, laki ng income, grabe talaga. Ay, hindi ganun. Kasi kapag ganun lang sinabi mo at wala kang sinimulan na kahit anuman sa mga ginagawa ng mga uplines before, hindi talaga ikaw makakarating yun sa results na meron yung uplines ngayon. Right? So, when you experience temporary defeat, the easiest and most logical to do is to quit. Yan naman yung pinakamadaling gawin eh. Kaya marami tao nag-quit. Pero not you. Because you're a winner. Correct? So, never ever quit. Correct? Pakita ko lang sa inyo yung last 4 weeks na quarantine income namin. And I was really amazed na buti na lang talaga nag-iisana kami. Kasi honestly, ang hirap ng buhay ngayon. Pero buti na lang na nag-iisana kami 10 years ago. Kasi yun yung current na nangyayari, di ba? So imagine this quarantine period as your retirement days. Binigyan ka ng chance ni Lord na mapunta ka sa may situation na nag-retire ka na, pina-experience niya sa'yo ano ang itsura ng retirement mo na no work, pag no work, no pay yung ginagawa mo ngayon. Diba? Yung income mo stops but your expenses continue. Imagine mo ah, we're so blessed pa rin despite this pandemic. Why? Because nagkaroon ka ng glimpse anong pwede mangyari when you retire. Ah, ganito talaga pala pag nag-retire. No work, no pay, literal. Imagine mo, kung active income yan, wala, asa ka sa anak, asa ka sa gobyerno, asa ka sa SSS. And magkano asahan mo? Kaliit. Tama? In short, binigyan ka na ng pagkakataon na babalikan mo lang yun, babalik ka ulit sa my current na situation. What will you do today na hindi ka darating dun sa may ganung retirement? Diba? Sabi nga, if you fail to prepare now, you would probably suffer in the future. Asking others for support that you should be responsible of today. Right? So, gaya nga na sinabi ko kanina, is it worth it na pagtrabahuhan? Definitely. Kasi, kung nagtatrabaho ka ng naka talagang problema. Tama? So an act, reap a habit. So, a habit, reap a character. So, a character, reap a destiny. Diba? So, start acting today. Right? So, yun lang guys. I hope marami kayong natutunan. Thank you so much for your time. Yun, God bless.
Ayan. So, grabe, no? So, thank you so much, Miss Mitch. Grabe. Dami learning. Thank you so much sa time na binigay mo sa amin. Yan. Sorry na overtime. Okay lang.